Beloved listener mo po ako. Inspired ako sa mga kwento mong binabasa araw-araw, lalo na sa mga true story. Kaya naisipan ko din ipadala ang karanasan ko na sana ay mabasa mo sa iyong channel. Tawagin mo na lang akong Eliseo. Nangyari itong karanasan ko noong lumipat kami ng tirahan. Kinailangan na naming bumukod dahil 5 taon na rin kaming nakikipira sa mga magulang ko at 2 na rin ang anak naming mag-asawa. Na-realize ko noon na mahirap palang mag-asawa na maaga. Pareho kaming 18 nung lumagay sa tahimik. Pero mali ang inaasahan kong tahimik dahil hindi magkasundo ang asawa ko at si nanay. Parati kasi silang nagtatalo. Ayokong dumating sa punto na magkakasakitan pa ang magbiyanan. Kaya kailangan naming dumistansya sa mga magulang ko. Ang totoo nun, para matutong buhayin ang pamilya ko at hindi parating nakasandal sa kanila. Si nanay pa rin ang tumulong para makahanap ng malilipatan namin. Isang kwarto sa likod ng simbahan sa baryo ang nalipatan naming mag-anak. Wala namang hinihinging renta rito. Basta ang mahigpit lang nabilin ng namamahala ay bantayan mabuti ang simbahan at panatilihing malinis ito pati sa bakuran. Sobrang lawak ng bakuran, lalo na sa likod. Kaya pinayagan naman ako magtanim ng mga gulay dito. Para na rin daw may pagkakitaan ako. Sabi ko pa nga sa asawa ko, swerte kami sa lilipatan namin. Dahil bukod sa libre ang kwarto, ay malapit pa kami sa tahanan ng Diyos at makakapaglingkod din sa Kanya. Nalaman kong matagal na rin daw bakante ang kwartong yon. Yung huling caretaker na tumira doon ay hindi nagtagal. Pinalayas ng namamahala sa simbahan dahil hindi daw ginagawa ang trabaho sa simbahan at nahuli din na laging umiinom ng alak sa kwartong yon na mahigpit na ipinagbabawal ng namamahala dito. Kaya halos isang araw din namin nilinis ang kwartong lilipatan namin dahil sa dami ng alikabok, agyo at pinamamahayan din ng ibon ang kisame nito. Naayos din naman ang kwartong yon at saktong tama lang sa pamilya ko. Inisip ko noon na hindi ako gagaya sa dating caretaker para hindi palayasin at pag-iigihan ko ang pangangalaga sa simbahan. Tutal magiging katuwang ko din ang asawa at anak ko para mabilis ang anumang gawaing iniatang sa akin. Mga ilang araw pa lang kaming nakatira sa nasabing kwarto, may kakaiba na akong naramdaman na hindi ko maipaliwanag. Nagtatayuan ang mga balahibo ko at parang may nakamasid sa akin. May mga gabi na bigla akong nagigising na parang may nananaghoy. Minsan parang ipit na pag-iyak at may pagkakataon naman na parang nasa labas at malayo sa kwarto. Napaisip ako na baka may nag-aaway lang na mag-asawa na malapit dito sa simbahan. Kaya pinagkibit-balikat ko na lang ito. Kasi hindi naman dapat pakialaman ang problema ng iba. At dumating na nga ang araw na nagpatindi sa takot ko. Tsaka nagpabilis sa kabog ng dibdib ko. Bigla akong naalimpungatan sa narinig ko. Tinatawag nito ang pangalan ko. Umalis nga pala ang mag-iina ko nun. Dahil ikakasal ang hipag ko at mananatili sila doon ng ilang araw. Akala ko bumalik sila dahil nga nagising ako bigla sa pagtawag sa akin. Wala namang katao-tao doon at wala ring tao sa simbahan. Tsaka matagal na rin tapos ang misa noong mga oras na yon. Parang biglang nanlamig ang paligid pati buong katawan ko. Kumuha na lang ako ng tubig na maiinom kasi naninikip na noon ang dibdib ko. Binuksan ko rin ang bintana para pumasok ang sariwang hangin at maibsan ang sama na nararamdaman ko. Kumakagat na pala ang dilim noon. Hindi ko alam kung gising na ba ang diwa ko noon kasi may natanaw akong isang babaeng mahaba ang buhok sa lugar na pagtataniman ko ng mga gulay. Biglang kabog na naman ng dibdib ko. Minabuti kong alisin ang mga muta sa mata ko kasi baka namamalikmata lang ako. Pero hindi. Nandun pa rin yung babae na may umaagos na dugo sa mukha. At lalo kong kinagulat ang
unti-unti nitong paglaho sa paningin ko. Halos manigas ang buong katawan ko sa sobrang takot ko noon. Nakakahiyamang aminin na umurong yata yung bayag ko ng mga oras na yun. Nagpalipas ako ng gabi kina nanay na hindi naman kalayuan sa simbahan. Nagulat nga si nanay. Oh, anong nangyari? Bakit dito ka matutulog? Nag-away pa kayong mag-asawa? Tanong ni nanay. Hindi ko sinabi kay nanay ang nangyari. Pero gayon na lang ang pagtataka nito. Dahil nangangatog daw ako. Abangan ang susunod na pangyayari.